Alam ba ninyo ng mga grass na ito? Ang dami sa tabi-tabi sa kalsada. Ito ang ginagamit ko kung nasakit ang balakang ko, sakit ang hita, huwag namamanhid ang hita hanggang pababa, hanggang paa. Ito ang ginagawa ko. Ito, madami ang maano itong matambalan to, may sakit sa heart, noon yung parang ano, cancer. Okay lang to. Kilala ba ninyo itong grass na to? Yun. Ito. May ano siyang ano. Ang gagawin ko to, puputulin ko ito ng ganito. Hindi nakita pagputol. Ganyan. Hinugasan ako to ng mabuti. Yan. Yan. Ito ang tatlong baso lang ang gagawin. Yan. Hintayin natin pagbukal. Yun. Ito, alam na ninyo to, gabon. Ito ang hinahalo ko doon pag ano, paglaga. Yan. Ito yung ginagamit ko, yung magsakit ang aking balaka, ang yung balakang ko, mamamanhid ang hita, hanggang paa. Masama man ang pakiramdam kung namamanhid ang paa mo at masakit yung balaka mo. Parang mahirap eh. Ito noon, ito yung gagawin ko. Doon sa amin, ang pangalan niya, pangalan nito, Bugtuson ang pangalan. Hindi ko alam sa mga ibang tribo kung anong pangalan nito sa nila ito. Pero pwede ninyo i-research ni ano, grass na to. At ano na ko dito? Ilaga na ko doon. Pabukalan ito ng 5 minutes. At itong gabon na ito, isama doon. Pag 3 minutes na to, bago pa isama ito. Ihintayin lang natin ng 3 minutes bago isama ito. Ito noon yung ginagamit ng tatay ko. Kami taga ano, kami taga probinsya. Yung tatay ko parang old, kasi mga old man nga mga tao nga. Ang tribo namin Mandaya. Yung ano namin noon sa probinsya, mahirap talaga kami sa probinsya namin. Yung tatay ko, ano lang,
Ang pinaghahabalaan ng tatay ko yung ano yun, nagtanim kami ng mga gulay, may palay kami. Hindi kami madalas, kung magkasakit kami, hindi kami madalas magpunta sa doktor kasi wala kaming pera. Yung ginagawa ng tatay ko, ano lang, may palay kami para hindi kami magugutom. Yung ginawa, yung nanay ko mayroon ano, nagtatanim kami ng mga gulay kasi bata pa kami. Yung gulay namin binibenta namin, yung hali ng gulay namin pinagkasya-sya lang namin, binili ng ulam saka ano pa mga kailangan. Tapos, yung tatay ko, marami namang na ano niya ang mga herbal na para panggamot. Ito ko yung nanay ko, kasi madalas magtatrabaho sila. Yung naramdaman ng nanay ko, masakit ang balakang niya, namamanhid ang ngita hanggang paa. Ito ang ginagamot ng tatay ko. Siyempre, kung pumunta kami ng doktor, wala naman kaming pera. Malayo kami sa ano, doktor. Wala pang ano to, hindi pa madalas yung mga motor. Yung iba, ang sasakyan lang namin doon, patungo doon. Kung meron kaming binibili, magkapira-pira kami. Anong sinasakyan namin? Kalabaw eh. Yung kalabaw. Lumakad kami ng madaling araw, 6 o'clock in the morning. Makawi kami sa aming probinsya, 5 o'clock. Mahirap. Ito, kailangan namin dito, hindi kami, kung nagkasakit kami, yung tatay ko, namin na, ano, mga gamot niya. Para hindi na kami sa, ano, makapunta ng doktor. Ito yung namamanhid ang mga katawan. Ito ang ginagawa namin. Oh, 3 minutes na. Ilagay na ko to dito. Yan. Kaya ngayon, mahirap talaga kung wala kang pera. Ano ang gagawin mo? Ngayon, ang mga hospital, malaki ang bayad mo. Noon kami, yun ang ginagawa ng tatay ko. Ngayon, parang naano ko, ayaw na ko. Yung mga gamot na ginagamot sa amin ng tatay ko, ako na lang mag-ano niyan. Pero okay naman lang kami, ako, matagal na ako hindi nagpa-doktor. Kaloy ng Panginoon. Yun naman ang madalas kong gawin, itong mga herbal. Kasi nahirap, walang pera. Kung wala ka ngayong pera, hindi ka makapunta doon. Ito na lang ang ginagawa ko. Kahit papaano. Kaya kaming taga-probinsya noon, hindi kami madalas doon magpunta sa doktor kasi mahirap ka magpunta doon. Malayo kami sa parang downtown. Mahirap ang kanamin buhay. Yung ano, hindi kami makakain ng mga masarap na pagkain. Kung nakakita kami nagkain ng mga mayaman, ang sarap ng pagkain. Anong ginagawa lang namin? Imagine na lang. Imagine na lang yung mga kinakain ng mga dato. Ang sabi ng tatay, kailan pa tayo makakain ng ganyan? Sabi ko, huwag lang mag-alala. Yun ang binigay niya sa atin ng Panginoon. May mahirap, may mayaman, pero okay lang tayo kung anong mayroon. Basta makakain lang kita ng 3 beses sa isang araw. Ito
ito naman ang ginagawa namin kasi ngayon pagkamatay ng tatay ko, nalaman ko na yung kanyang mga ginagawa na mga herbal na para makatulong panggamot, ginagawa ko rin. Kasi wala naman kaming pera pang umili. Yung kinikita lang namin, lalo na ngayon, pandemic, mahirap. Maraming mga tao nga nahihirapan, nawala ng trabaho. Pero yun ang binigay ng Panginoon. Okay lang kung anong mayroon. Siyempre, kahit marami kang pera, malalimutan mo ang Panginoon. Hindi naman kahit paano pang ginto ang nasa atin. Hindi naman natin madadala sa heaven kung mamatay kahit piso. Ito naman ang ginagawa namin. Yun. Ang tribo namin ay Mandaya. Nakapunta lang kami ng Davao kasi dito nagtatrabaho ang aking mga anak. Mahirap talaga ang buhay namin sa probinsya. Pero hindi man naman mahirapan kami kasi yun naman ang buhay. Hindi man kami nagsisisi kasi yun ang binigay ng Panginoon. Na mayroon mayaman, mayroon mahirap. Kasi sabi mo na lang kung anong mayroon ka, yun lang. Ngayon, ito, pag ilagay doon ito sa pitsel, ilagay. Yan. Yun. Kailangan yung masikip nga, hindi yung mga, yan. Pwede ito, lagyan ng tubig, ng isang baso lang. Yan. Yun ang, color niya. Hindi man siya maalat. Parang tubig lang yun. Parang tubig lang to. Hindi to maalat. Ano lang to, hindi maalat. Si, hindi pa kayo sana hindi pa kayo nag-agahan. Makainom na kayo dito, makainom na kayo. Pag kumain kayo ng gabi bago kayo matulog, uminom kayo ng yun ang color niya. Kung tikman ninyo to, parang tubig lang yan. Yan. Itong naiwan, ilagay niyo sa tap ko yun. Yung lalagyan ng tubig. Tapos mamayang gabi bago matulog.